to my YouTube channel. If you're new here, my name is Kataya Bonifacio, based in UAE, an ex-flight attendant turned darna ng tahanan. For today's vlog, magiging fur parents muna kami ni Tatay Jay. First of all, ipapakilala po namin sa inyo ang aming panganay na fur baby. At eto, pinagsisilbihan po. At nakaupo pa sa kanyang mini sofa. So, sabi nga nila na ang pusa sila daw ay akong boss. His name is Cappuccino, and Chino for short. Pinangalanan ko siyang Cappuccino dahil, ayan, kulay cappuccino siya. At sobrang hilig ko po sa kape, kaya, ayan, tamang-tama yung pangalan niyang Cappuccino sa kanya, di ba? He's a Persian cat. 2 years old na po siya, si Chino. Ang pinaka... mayores ng pamamahay namin. Pinaka-master dito sa bahay namin. Siya po talaga ang master. Siya rin po ang pinaka-mabait, pinaka-kalmado naming pusa, at pinaka-matakaw. So talagang nabubutas ang bulsa ni Tatay Jay dahil sa katakawan po nito. Kita-kita niyo naman po, bilog na bilog. So ngayon po, nakaupo po siya sa kanyang cat sofa. Yan po talaga ang trono niya. Na minsan, nakikiupo yung dalawa naming fur baby, pero ito po talaga ay kanya. Chino, ang kauna-unahan naming pusa, nakuha namin noong September. Kung mapapansin niyo po, ang kanyang tenga ay putol. Ilapit po natin siya sa camera. Chino, say hi to the viewer. Say hello, everybody. Pakita mo ang hello. Camera shy. Camera shy po siya. Okay. Rescue cat po siya. Nung bago dating po siya sa amin, medyo... hindi pa bilog ang kanyang pangangatawan. Oo. Kala ko mataba siya, pero buhok lang pala buhok yun. Lang pala. Sobrang kapal po ng buhok niya. Hanggang sa ayan, ngayon talagang bilog na po siya. First time lang nga po kasi namin magkapusa. So iniisip namin na kaya ba natin alagaan to? Kasi parang yung itsura niya, takot na takot. Ganun po pala talaga yung mga pusa. Hindi po sila mabilis, ma-at-ease sa isang lugar. At sa tao. So, nung first time niya dito sa bahay, mahilig po siya magtago sa mga ilalim, sa madilim na part ng bahay namin. Hanggang sa naging comfortable na siya, nag-start na siyang tumambay na kasama kami sa living room hanggang sa nakikipaglaro na rin po siya. Yung first time namin magkaroon ng pusa, sabi ko, first and last na yan ha. Nag-take risk lang kami kasi dati pa ako talaga kinukulit ng asawa ko at binigla na lang po niya ako. Nang bigla na lang niyang kuhain yung pusa na to, wala na po akong nagawa. Pero nung umpisa, takot po ako, isip ko, paano ba mag-alaga ng pusa? Kasi parehas po kami dog lovers. Yan, mga dog owners po kami sa Pilipinas po. So, parang wala talaga kami idea paano ba mag-alaga ng pusa. Pero nung dumating sa amin si Chino, ang dami namin talaga natutunan at sobrang na-realize na bakit pala hindi pa kami noon pa nag-alaga ng pusa. Dahil ang sarap-sarap po pala mag-alaga ng pusa. Dahil sobrang nilang affectionate, nakakatanggal sila ng stress, sobra po nilang lambing. Ikaw, may gusto ka ba sabihin? Dahil dyan, unang-una, Tatay J nga pala, W. Ang dami ko na po sinabi. Nagbabalik na naman. Hindi naman po pala na-introduce na meron po pala akong guest today. At yan po ang paborito ng aking mga viewers, si Tatay J. Isishare ko nga pala sa inyo kami, youth for parents. Pag-isipan ko po talaga ng matagal at mahabang panahon na pwede pala. Inudol niya po ako ulit. Pinagplanuhan niya po yan. Namuwi ako ng parang tulala. Alam mo yung na-realize ko, ay may bit-bit na pala kaming pusa. Pero no regrets po. Sobrang saya po. At kung mapapansin niyo po, sila pa nga po ay dumami. So from one cat, naging tatlong cats po ang meron kami ngayon. Officially introduce namin sa inyo ang aming family. We are family of 7. Not just 4, but 7. Kasama ang aming mga ekstrang anak. I-introduce po namin ang aming pangalawang fur baby, ang pinaka-pilyo sa lahat, ang pinaka-war freak, pero pinaka-sweet. Dali, kukuhain to siya. So, Ash. So, ayan po si Asher, ang pinaka-pilyo po naming pusa, pero pinaka-malambing, mama's boy po yan. Dahil mama's boy, ito ay pusa ni Coco. Yan, ito po ang pusa ni Coco. Siya po ay 1 year old, male, British, short hair.
So ayan, kung makikita niya, sobrang sweet po niyan. Kahit maghapon po kami nakaganito, naka face to face lang kaming dalawa, naka cheek to cheek. What happened? So ayan, gusto lang po niya na kinakadil-kadil siya na ganyan. Ayan, yun po yung favorite niya. So dumating po to after a month na nasa amin si Chino, dumating po si Ash sa amin. Nung una po, hindi po sila magkasundo. As in, talagang nag-aaway sila. No, i-share mo sa kanila yung ating pagkakamali na kasi dahil nga galing tayo sa pag-aalaga ng mga aso. So, ang iniisip po namin na kagaya po nila na kapag pinagsama, maglalaro. Yes. Yun ang una po namin palang pagkakamali, yung pagsamahin ng handahang interactions. Yes, yeah, ang biggest mistake namin. Before po kami kumuha ng pusa, may idea lang po kami, basic idea. Pero nung kumuha po kami ng pangalawang pusa, hindi po kami nag-research kung paano i-introduce new cat sa existing cat na talaga dito sa bahay. Yes. So, nagkaroon po talaga kami ng problema doon. Nakatira po kami that time sa one bedroom apartment lang. So, parang limited lang din yung pwede nilang paggalawan. So, wala kaming choice since hindi nga din namin alam na hindi po pala dapat instant pinagsasama. Dapat unti-unti. Meron po pala yung steps. May stage pala. May stage. Hindi kasi yun po talaga ay malaki namin pagkakamali. Yung nagdala po nung pagiging excited, alam niyo naman, pagka the more the merrier. Pagdating sa bahay, rumble lang ang resulta. Ang ginawa po namin, nag-research kami kung anong gagawin namin. Totoo. So, hindi pa rin po siya nag-work. So, one day, ang ginawa namin, pag-isipan lang po namin ipag-groom si Chino. Kasi si Chino po ay makapal ang buhok. Yes. So, sabi ko, ipag-groom natin siya. Kasi as a first time fur parent, wala po kami idea kung paano yung tamang way para i-groom sila. So, dinala po namin sila sa sa kanilang grooming center. Oo, sa grooming center. And then, ayun na po, ginroom na si Chino. Mm-hmm. Then, surprisingly, pag-uwi po namin, bagong groom si Chino, nagulat kami for the first time na sinalubong siya ni Ash. Si Chino, hindi siya galit kay Ash. Alam niyo po yung parang matagal na silang magkakilala. Biglang naging close sila, instant. Tapos yun, from that day, doon na po sila nag-start maging besties. So, kailangan lang po pala ipag-groom. Hindi po namin to nabasa sa kahit saan na binibigay na tips ng mga experts, pero yan po yung nag-work sa amin. So, sinishare po namin na baka sakali pong makatulong sa inyo, kung meron man po kayong mga fur babies na hindi pa magkasundo, itry nyo po yun. Sobrang miracle. Totoo po. Sa papala, ang pusa pala, gising sa gabi. Yes. Hindi, wala akong ka-idea na ganun yung routine pala talaga ng mga to. So, nung bago pala talaga sila, yun nga, para na rin tayo merong newborn baby. Parang feeling ko nanganak po ulit ako at may newborn baby po ako na every 2 hours, kailangan gising po kami kasi may umiiyak. So, nagmamyaw po talaga. May nagmamyaw. Nagmamyaw either inaaway nung isa or nagmamyaw kasi gusto po maglaro, gusto manggising, ganun po. At ang i-share naman natin ngayon, yung nagiging daily routine na natin, which is, kagaya ko po, ako ay nagigising ng 5:30 ng umaga. Yung dalawang pusa po namin, tatlo po sila actually, meron silang dalawang litter box. Sa nababasa namin, sabi nila, dapat daw laging may one extra litter box. Pero in our case, dalawa lang po ang litter box namin, tatlo ang pusa namin. Which is nag-work and naman. Nag-work siya sa amin kasi etong dalawang besties na si Chino at si Ash, sobrang sanay po sila na magkasama. Sa lahat, sharing po sila. So, hindi po talaga naging struggle for us. Ang experience naman namin is okay lang sa kanila. So, hindi na po kami nagdagdag para din po makasave kami ng space dito. And at the same time, pag sinaswap po namin sila dun sa isa naming pangatlong pusa, kasi nga po hindi pa po namin sila mapagsama hanggang ngayon. Tatlo. And kung may tip po kayo kung anong gagawin dahil po lahat po ginawa na namin, lahat ng tips na nakuha namin sa internet. Nanood, nagbasa. Lahat na po, tinry namin until now, hindi pa rin po kasundo ni Ash si Bamboo. Ngayon natin ulitin na yung sinabi namin pinag-groom, slow interaction, dahan-dahang introduction.
Hindi parang... Ginawa po namin kay Ash yun. Pinag-room namin si Ash. Hoping na pag-uwi po namin is magiging besties na sila ni Bamboo. Silang tatlo na. Silang tatlo na. Pero hindi po nag-work. Kumalma lang po siya ng half day si Ash. Kasi po si Ash po talaga madalas na naghahamon ng away. Pero provoke niya po si Bamboo. Kaya si Bamboo lumalaban. Parehas po sila palang hindi neutered. Sabi nila pag hindi daw neutered, aggressive. Yun ang sabi ng vet namin dito. Yun po siguro yung isang reason kung bakit walang mag-give in sa kanilang dalawa. Parehas po sila talagang palaban. Pero yung panganay po namin na si Chino, neutered na siya. Pero siya po kasi na-establish niya na dito sa bahay na to na siya ang master. Siya ang mayor. Kaya wala... mayor. So wala pong pumapalag sa kanya sa dalawa. Which is totoo. For their daily routine, gusto mong... i-explain yung daily routine nila. Yung daily routine nila na gumigising sobrang po simple, ako. Sobrang simple, sobrang dali lang po. 5:30, kagaya ko 5:30 po ako nagigising araw-araw. Ang una sign of aging. Tumatanda na, 40 years na. Kahit off ang adap kong nagigising, nadadamay pa, pati tuloy ako gising. No, ang una kong ginagawa, linisin kagad yung litter box ng tatlong pusa natin. 5:30, ligo, susunod nun, alas 6, kain na sila. Mm-hmm. Tinatry niya pong pakainin, pero usually hindi po ginagalaw ng mga pusa kasi sanay po sila na ako ang nagpapakain. So pag bangon ko po ng around 6:30, ako po ang magbibigay sa kanila kasi pag binigay ko sa kanila isa-isa yun, siguradong kakainin na nila. Then after that, syempre, ang mga pusa po is tulog during the day. So, syempre, pag busog na sila, nakapagpupo na sila, pipi, or lahat ng mga pwede nilang gawin, tulog na po yung mga sa kanya-kanya nilang mga pwesto. So, ipapakita po namin dyan, ipapakita po namin somewhere here, kung saan po sila madalas nakatambay pagka nagsisiesta sila. Pero kapag dating ulit sa pagkain, gusto ko lang isabihin sa kanila, dahil nga humihingi tayo ng tips sa kanila, kami po ay gumagamit pa rin ng dry food. At may mga times na ang aking asawa ay nagluluto ng chicken breast. Yes. At binuboil ko lang po yung chicken breast. Tsinatsaga ko po siya talaga. And then, minsan po naglalaga din ako ng sweet potato. Pagkagabi, may mga times din na nagbibigay rin kami ng wet food naman. Ayun po, sa pagkain nila walang problema. Lahat po sila, magana po sila kumain. Actually, ito pong makulit na to. Itong pinaka-mama's boy na lagi nakabuntot sa akin anywhere I go. Lagi po itong nasa kitchen. Pag nasa kitchen ako, nakikigulo din po ito. Tumitihaya para magpakadin. So, yan po ang gawain niya. Matakaw po ito sobra. And yun nga, makulit. And siya rin po ang pinaka-talkative sa kanilang lahat. Nabasa ko rin po na ang mga British short hair is sobrang mahilig makipag-communicate. And kahit hindi ko po naiintindihan yung mga meow niya, pero alam ko po na nakikipag-communicate siya sa akin. No, alam po niya na kapag nakita niya ang nanay niya, ay kakain na siya. Kung hindi siya kakain, magpapakadal siya, magpapabuhat ng ganito, tapos mag-chick to chick kami ganyan. Yan ang favorite niya. Kinumpleto rin po namin yung essentials nila. Like shampoo, meron pa nga po silang cologne, mga brushes nila, ayan nga may cat sofa, meron din panlinis po silang, ng tenga. Yes, meron din po silang cat tree na pinagtatambayan po nila, ayan naglalaro po sila dyan, naghahabulan sila dyan, most of the time, dyan din po sila nag-scratch, pero syempre, hindi pa rin po nakakaligtas ang aming sofa. So yung mas paborito nila L-shaped sofa namin, may bakas po talaga na meron kaming pusa sa bahay kasi puro scratches po sa side. At hindi pa natin ipakilala yung ikatlo nang makita nila. Okay, so ang next po namin i-introduce ang aming bunso na si Bamboo. Pakikuha na si Bamboo. Wait lang, mga momshies and everybody, kailangan po namin i-swap. Ipapasok po muna namin itong dalawang to sa kwarto at ilalabas po namin si Bamboo. One eternity later. Okay guys, so... ito nga po pala ang aming we're bunso. Back! So, here si is our... Bamboo! He is a British short hair, golden tabby. 1 year old po siya. Siya po ang pinaka-playful sa lahat. Pinaka-brusko. Siya po ang pinaka-brusko, pinaka-mapisikal,
kapag nakipaglaro po to, talagang makakalmot ka niya. Pero that is only his way of playing. Kagaya nga, sabi nila, nobody touches my skin, only my cats. Ayan, no? Bagong-bago po, kaninang umaga lang. Siya ang aming ikatlong pusa. Anong masasabi mo kay Bamboo? Masasabi ko kay Bamboo, siya lang ang laging kumakalmot sa akin dahil nga pa-physical, siya ang bunso. Frenemy sila ni Tatay Jay. Actually, sa room po namin na nakatambay, lagi po yan nakatabi sa tabi ng unan ko pagka natutulog. Pero ngayon na medyo close na sila ni Tatay Jay, tumatabi na rin po siya kay Tatay Jay sa pagtulog. No, sa akin na talaga ngayon. Ayan, oh, nagagalit na naman kasi he wants to play now. Hindi, pakilala natin siya muna. Yes, say hello everybody. Hello. Pinaka-macho po sa lahat. Ang mortal enemy ni Ash. Talagang rambulan sila nito, walang duda. Ginawa na po namin ang lahat. Ito po yung sinasabi namin, yung slow introduction, yung pagpapag-groom. Yes. Hanggang halos magkaamuyan na sila at isa lang ang kinakainan nila sa na kainan, pero hanggang ngayon po, yes. Failed. There was a time na panghihinaan kami ng loob, pero hindi pa rin po kami nag-give up. So, nasanay po kami na ganyan ang setup namin para fair po sa kanilang tatlo. I think that's it. Na-introduce na po namin sa inyo ang aming tatlong fur babies. And kung tatanungin niyo po kung may regrets kami na umabot sa tatlo ang aming fur babies, no regrets po dahil they are like family to us now and sobrang love namin sila. Hindi rin namin ma-imagine ng mga sarili namin nang wala sila. And since nagkaroon kami ng mga pusa, talagang natuto kaming pumirmi dito sa bahay. Before po kasi mahilig kaming gumalagala pagka-off si Tatay Jay. Pero since nung nagka-fur baby kami, natuto kaming pumirmi sa bahay. Or kung nasa labas man kami, 1 hour pa lang gusto na namin bumalik kasi naiisip namin ano kayang ginagawa ng mga fur babies. Ano bang masasabi mo? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung napansin niyo po ang mga pangalan nila, ay naging ABC, which is hindi nga rin natin alam na nagkaroon. Oh, hindi so, ko namin sinasad siya. Si Ash ay pusa ni Coco. Si Bamboo ay pusa ko po. Sorry pala. At si Chino ay pusa po ni Isla. So siya po, sinong pusa mo? Ang nag-iisang cat ko, si Cat Lea. Kimi no toriko ni natte shimai bakito. Nag-iisang pusa nung may buhay ko. May hugot si Tatay Jay. Oh, diba? So lahat po sila may mga kanya-kanya. Ako po ay nag-iisa lang talaga. Si Cat Lea. So, yun lang ko mga moms and everybody. Sana po nagustuhan niyo po itong vlog na to. I'm sure marami pa po kaming mga hindi dapat matutunan, yes, sa pagiging fur parents. And we are just beginners. Disclaimer lang po, hindi po kami expert. Hindi po and talaga. Nasa stage pa po kami ng pagdi-discover. And we are so far happy kung ano man po ang life namin with our fur babies kasi sobrang grabe po yung joy na nabibigay nila sa amin. And so far, nakikita po namin na happy po sila sa kung nasaan man sila because we are treating them as our kids. Own kids. Yes. Please don't hesitate kung meron kayong mga comments or suggestions, lalo na sa mga kagaya namin mga baguhan. Just comment down below. Alam nyo na po. Kaya mga katropa. So, yun guys, kung meron kayong mga opinions, just let us know. Kung meron Pray. Din po kayong mga gustong ibigay sa amin na tips, we are so happy to read it. Just comment down below. Dahil gusto rin po namin matuto, ito pong vlog na to is para rin po to reach out sa mga fur parents na matagal na pong nagpupusa at baka, yes, po meron kayong maibigay na tips sa amin. I think that's all. Introduce na po namin sila sa inyo. We are not just family of four, we are family of seven. So yun lang po mga moms. I think that's it for today. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe, parang if hindi mo po kayo nakaka-subscribe, parang awa niyo na po. Libre lang po yan, free of charge. Just press the like, subscribe, and the notification bell para po ma-notify kayo sa lahat po ng ganap namin. So, before I end this video,
I want you to all remember that we are all amazing and wishy beautiful in our own ways. God bless you all po. Salamat. Paalam. Bye.